magandang hapon po mga kabayan. Welcome to Iceron TV. At ito na naman po, makabalik po tayo dito sa may Baywalk, Ross Boulevard. At talaga pong ang daming pumupunta ngayon, ano? Especially habang pinupuna, no? O binabatikos itong paglalagay ng white sand o yung itong crushed dolomite boulders, ano? Ay mas lalo pong pinag-uusapan at talagang pinupuntahan po ng mga taong bayan. So as of now, ganito po karami ang mga tao po dito sa footbridge. Ayan, at patuloy pa rin po, no, kahit Linggo, meron pong gumagawa dyan. Ayan po yung mga tao, no. Ingat lamang po, social distancing. As dito po sa baba, ayan. Ano tayo sa baba? Ano pala sila ngayon? Nagabagsak pala ulit ng mga dolomites, no? Kahapon po ay wala po yan sa nakapagtambak na naman po ulit. Alright. Ayan, no? May mga gumagawa din po dun, marami sa may agili. Ayan, no, kahit Linggo po mga kabayan, ano, patuloy po itong ginagawang proyekto po rito ng DENR. Ayan, at hopefully makapasok po tayo sa next week, ano, sa September 19. Bibisita na at mag-inspection yung mga secretaries dito nga po sa nilatag nilang white sand or crushed dolomite, no? No, sabi nga po ni Yusek Antiporda, no, 1 meter ano yung kanyang taas ay tatambak, no, i-overlay po rito. At meron po yan, ano, separator ng geotextile, no, black sand, tapos spray na geotextile, and then ito nga pong cross dolomite boulders. Tapos sa gilid po, no, naglagay po sila ng parang barrier. Tawag po nilang geotextile tube, yung para kapag malakas ang alon o may storm surge ay hindi po basta-basta maanod itong mga buhangin po na kanilang inilatag dito. Kahapon nga po, no, nagkaroon po ng statement dito si Yusek Antiporda saka si Congressman Baragas, no. Ayan nga po, sinasabi nila na hindi po ganun na kapinong-pino, no, para nasabing ito ay masisinghot, no, no? Actually, it's 100 times ang kanyang laki sa dust. Okay.
Yan po, sinasabi rin po ni Yusek Antiporta, no? Ang sukat po ay 120 meters by 60. Ang sukat po niya, ano, ito nga tawag na yung priority area. Ito yung part ng phase 1 ng overlaying nitong crushed dolomite boulders. Meron po silang ini-install na mga tubo, no? Ayan po. Ah, okay. Yan siguro sa tubo na pagbabagsakan itong ano, sa may USM kasi siguro, no? Ginawa nila ng ano, ng dadaluyan itong ano. Okay. Ayan po. Gagawa po sila dyan ng ano, daluyan ng tubig po, no? Na manggagaling po dun sa USM kasi. Okay, excited na po ang lahat, ano, sa outcome po nitong proyektong ito. Alright, patuloy po, no, ang pagdagsa ng mga tao. Ayan, at habang tinitira, habang binabatikos, no, lalo pong sumisikat, ano, itong proyekto nga ginagawa po rito ng DNR. Ayan, at suportahan na lang po sana natin itong ginagawa ng gobyerno. Ang pagpapaganda, no, siguro isa sa mga magandang nangyari, no, sa taong ito ay ito po, yung pag-asa na ating malalasap dito po, no, sa ginagawang proyektong ito ng DNR. Let's support President Duterte sa kanyang adikain na mapaganda, mapalinis ang ating bansa. Ayan, tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng mga tao ngayon, ano. Dahil po yung papaselfie rito, no? Wala na rin po nagawa itong mga security rito dati. Pag may nagpipicture-picture, kaya ayaw po nila. Napagalitan po nila. Pero ngayon, marami na rin nakapag-picture, nakapag-video-video. Alright, parami na po ng parami ang tao ngayon. Ito po sa Manila Bay. So, tingnan naman po natin itong nakalatag po rito, no? Okay, nakalagay po dito sa board, ano? Ayan po yung proposed Manila Bay Rehabilitation Program na may budget po na 389 million and 797,364 pesos. Yan. So, 2019 pa po, no? Na isagawa itong project po na ito. Ta marami pong kumu-question na bumabatikos. Bakit nga daw po sa panahon po ng pandemya ay sinigawa itong paglalatag po itong mga white sand o yung crushed dolomite boulders. Mata sa mga hindi pa po nakakalam, ano, na ito po ay 2019 pa na isakatuparan, ano, itong proyektong ito. Ganyan po karami ngayon ang tao. Mas meron nagtitinda rito. Kala ko bawal na ang pagtitinda rito. Kasalukuyan po natin binababay itong baywalk, ano. Punta po tayo sa kabila.
check po natin ano, anong meron doon. So kahapon nga po nagsagawa rito ng cleanup drive ang DNR, sama din po yung MMDA at ang DPS from local government. So naglinis po, namulot, nangulekta ng mga basura po dito at naaktuhan naman po ni USEC, no, nakita niya po na actual na mayroon pong dumudumi dito. Kaya nakasuhan po yung lalaki na yun. Sayang na. Wala tayong gloves eh. Okay. Alright, ito po yung sikat na sikat, ano, yung sunset, ano, na talagang dinadayo pa na ating mga kababayan. Kaya lang, ingat-ingat lang po, dahil magkakadikit-dikit na rin po, no. Sa dami rin po ng pupunta rito, sana rin po, ayan, meron pong nagbabantay, no, nagsasaway para sa social distancing. Alright, punta pa po tayo sa gitna. Ang dami po talagang tao ngayon. Dinadagsa ngayon ang Manila Bay. Especially po dun sa may tulay, no? Talagang habang pinag-uusapan, ano, at binabatikos, ay marami pong na-excite dito po sa ginagawang proyekto ng DNR. Ayan, no? Hope for the best para sa ating bansang Pilipinas. Ayan, ano po, ang dami pong tao ngayon. Alright. Punta tayo dito sa ano. Ayan. May naliligo. Bawal pa paliguan to ah. Marami po nagtitinda pala ng gantong oras. Marami pong vendors, saka marami pong kumakain dito po sa Seawall, ano? So, tendency magtapon na lang dito. Ito. Yung balatan. Excuse me. Ayun po, ano, pwede ka sana, no, maglagay na lang ng ano, isang area, no, para sa mga vendors.
ano po sa palagay nyo guys, comment down below po. Or totaling walang vendors, or may area lamang, no? Kung saan lamang doon lang pwede pong kumain. And public comfort room din po sana, no? Maano na rin, malagyan na rin po. So meron po doon sa dulo, kaya lang ay sarado naman po, mukhang sira yata eh. Sana mapaayos, ano? So nung nakaraang kahapon po, nandito po si Yusuf, no? Bulat-bulat po dito ng mga basura, yung grupo ng DNR dito po sa area na ito. Tapos kahapon din po naglinis doon, ano, sa may dulo yung mga DPS at mga MMDA, DPS Team Mandaragat. So nag-collecta po ng mga basura kahapon.